Play, bro. Hello mga boss, magandang araw. Sa araw na ito or hapon na ito mga boss, kasi hapon na plano ko itong dingding namin dito sa Porto ay lagyan ng insulation. Kasi mga boss, dito pagka mga alas dos na ng hapon yung araw, nandito na banda sa dito na lugar na to. Mainit na mainit mga boss. Try natin kung anong magiging resulta. Kasi yung kwarto namin, kung naalala nyo yung kwarto ko na ginawa, yan yung nasa likod dyan. Kung naalala nyo yung kwarto na yan, nilagyan ko rin yan ng insulation. Kung hindi pa kayo nakapanood nun, paano ko ginawa, paano ko nilagyan ng insulation, ganun din ang gagawin ko. Ililink ko lang din sa description sa baba about sa kwarto na ginawa ko na yan. Kung nakikita nyo yan, marami ng build up dyan. Every time na matanggal mo siya, hindi yan siya naalis dyan. Nagawa ko, nakagat ko ng plier. Nakagat ko ng plier. Saka ko siya pinatanggal. Yan. Mas na ulit. Meron pa palang gloves dito. Ayan. Tapos merong patay na butiki. Butiki ba yan o daga? Inisa natin konti. Gamit ko pa to. Punasa natin mga boss, kasi hindi didikit yung duct tape pag maalikabok. Ngayon ay magsusukat na tayo ng ating insulation. Insulation foam. Duct tape natin ito doon. Kaya kailangan kumasan din natin. Tapos tsaka natin siya i-duct tape dito sa taas. Ito ang unahin natin. Duct tape ang gagamitin ko. Kasi sa tingin ko okay naman ito. Patagal itong ano, padikit ito masyado. Kung meron kayong alam na mas maganda kaysa sa duct tape, kayong bahala. Ito ang pinakamaganda para sa akin. Para dito. So, ayan yung pinakauna nating gawa. Okay na yan. Ayan. Ibay na yan. Tatagal na yan, ano na yan. Silyado na yan siya konti. Ayan ang resulta nung shortcut na trabaho. So hindi maayos yung pagkadikit, pero dikit pa rin yan mga boss. Okay pa rin siya, matibay pa rin. Hindi nga lang siya kapareho nung yung dahan-dahan na nilagay natin. Kasi nakita nyo dito, nakayupi na siya, pero nakadikit pa rin yan. Okay pa rin naman siya, tibay pa rin. Naalala ko yung duct tape na ginamit namin sa kwarto nung gumawa kami ng ganito ay hindi masyadong kagaya nito dumikit. Ito maganda siya dumikit, tibay. So mas maganda talaga pag yung bibilihin mong duct tape ay yung original Croco tape. Ganda. Yan mga boss, tapos na natin yung isang buong side na ito. So, ibalik muna siguro natin to, itong plywood, itong hardy flex na tinanggal natin. Tapos tsaka natin to itanggalin tong next na panel. Thank you.
Ayan mga boss, nakapasok na yung mga dumi ng ibon na dyan dumaan. So ang gagawin natin ngayon, selyuhan natin yan. Ayan ang dumi. So ngayon ay magka-cutting na naman tayo, pero bago yan, sukatin muna natin. Tapos na natin yung isang panel, no? Ang problema mga boss ito na mali po nang gawa, masyadong nakadikit. So nakadikit siya dito sa Hardiflex. Mas maganda talaga kung hindi siya nakadikit. Mas maano niya yung init kumpira sa nakadikit, kasi pag nakadikit na siya, pag init ng Hardiflex sa likod, siya din iinit na. Kagaya nito, kung nagawa ko sa baba, ayan, meron siyang distansya. Kung tusukin mo siya, ayan, meron siyang distansya sa Hardiflex. So hanggat maaari, ganyan ang gawin nyo. Naubos yung ating duct tape na mamahalin, na maganda. Ito pa, may kulang pang konti dito. So balik tayo dito sa ating mumurahing duct tape. Tag 90 plus lang, pero mas maliit pala to siya. Kala ko pareho lang sila kalaki. Itong binili natin tag 350, mas malapad siya. Yan. Ito mas maliit. Pero talagang malakas yung dumikit. Ito hindi masyado. So pagtyagaan na lang natin to. Bukod pala sa mas malapad to siya, mas makapal din yung kanyang parang tape, yung pinaka-tape niya, kumpara dito sa mumurahin. Ang brand nito, Golden Power. Ito, Croco. Makapal to. Kompleto na natin tong dito. Balik natin tong kanyang Hardiflex. Huh! Gabi na! So, ito na ang last. Malaking panel din to. Gaya kalaki dito nung pinakauna natin tinanggal. Pangdikit na duct tape. So, ganito lang muna ang ginawa ko. Kunti lang muna dito. Mamaya pag may matira, tapalan natin. Kasi medyo silyado naman siya. Kasi medyo masikip yung pagkagawa po nito. So, medyo nag-fit siya dito. So, okay lang siguro kung wala na talaga, maubusan na talaga tayo. Last na yung dalawa na yan. Ubos talaga yung ating duct tape mga boss. Nakikita nyo to, wala na. So yan na lang ang nilagyan natin. Tsaka dito sa gilid, maliit lang din. Dito wala na. Yan. Pero medyo nakatakip yan sya dito. Yan. Nakikita nyo, nakatakip yan sya. Dito, medyo open. Pero sa ganito kalaking dingding 10 feet by 8, kulang ang dalawang duct tape. So mga tatlo siguro ang dapat mong bilihin na duct tape. Meron akong nakitang scotch tape. Kahit papano siguro okay na to. Scotch tape na lang ang ginamit natin, no? Kahit dito sa gilid. Ewan ko kung makikita nyo yung scotch tape. Tatlo yan siya na butas dito, ito at saka itong sa taas na isa. Yan, medyo silyado na yan compared nung walang scotch tape. I-rebits na natin to balik, tapos i-final na natin, i-rebits lahat. Ito ang nakakainis pagka hindi naputol yung buo. Dito siya napuputol. Ang ginagawa ko, ginaganyan ko ng plier.
Tapos na mga boss. Ayan. Yung ating repeats, isa na lang ang natira. Isang piraso. Muntik tayong ma-short. Okay ba? Shout out Exotic Bob, Nate08TV, Mark Francis Vidor, Remy Imp, Ghost, John Christopher Patawig. At hanggang dyan ang ating video mga boss. Sana ay nagustuhan nyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana ay mag-subscribe na kayo. Hanggang sa susunod mga boss. Paalam, keep safe.